Halo mga Frenzy, welcome back to my channel. Welcome, 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 welcome. Makati lang po ang palad ko. Anyway, meron lang akong gustong gusto lang i-open up ko lang, ano? Kasi napanood ko si about kay Senator Manny Pacquiao. Hello sir, kumusta po? Ano muna tayo? Chismisan muna tayo. Senator, ano ang sabi mo, Senator? Pag ikaw ang nanalo, hanapin ko ngayon. Excuse me. Nahanap ko pa siya. Ayan. Ayun. Ito. Shout out, sir. Senator Manny Pacquiao. Ito ang sabi niya. Kung ako maging presidente, 4 to 5 years, wala kang makikitang squatter sa buong Pilipinas. Kaya sa buong Pilipinas, ha, hindi niya sinabing sa Manila or sa probinsya niya, ibig niya sabihin buong Pilipinas, so buong bansa po iyan. Hello, shout out Senator Manny Pacquiao. Eto na, lahat magkakaroon ng sariling bahay. Magkakaroon daw ng sariling bahay. Ang sagot ko, Senator, Inshallah. Inshallah. Sabi pa ng mga Arabo, Inshallah. Ibig pong sabihin yan, in God will. Tapos ito pa, lahat ng magkakaroon ng sariling tahanan, lahat ng squatter, magkakaroon sila ng tahanan o condominium sa subdivision. Oh, taray, taga-sityo po, gadlawin ako, depresaria squatter. Senator, isama mo ako dyan, ha. Hindi na ako titira sa squatter area. Wala silang babayaran kahit piso. Ayan po, sinabi niya, i-close up ko. Di ba? Ang taray ni Senator. Ngayon, Senator, nabasa ko na ang binigay mong ano ba tawag dyan? Binigay mong pangako. Ito lang masasabi ko, Senator. Bakit? Yan muna. Bakit? Tanong ko lang sa'yo yan, ha. Bakit ka patatak mong presidente, Senator? Pakisagot naman. Pwede ka naman tumulong, eh. Pwede kang tumulong sa may hirap na hindi ka na kailangan maging presidente. Bang mamaya pag naging presidente ka, matulad yan kay ERAP, impeach ka lang. Alam mo naman dyan sa paligid mo. Pag hindi nagustuhan, alam mo naman, yung mga kaliwat kanan, pag hindi nagustuhan ang pamamalakad mo, gaganyanin ka nila, tsuk. Sayang lang ang pera mo, Senator Manny Pacquiao. Kahit naman hindi ka maging presidente, pwede kang tumulong. Kayang-kaya mo yan. Kasi, nakakatakot pag tumakbo kang presidente. At nakakatakot pag nanalo ka. Alam mo kung bakit? Maraming masama ang loob. Bakit ka mo? Ang isang Manny Pacquiao na ang tanging puhunan, ang kanyang kamao,
hindi nakapag-aral sa isang magandang eskwelahan, hindi nang mga samahan, hindi nakapag-aral ng mga ganyan, hindi naghihirap ng kung ano-ano, ang tanging ano mo lang, bansang kamao, tapos magiging presidente ng Pilipinas. Mangyari niyan. Senator, ito lang masasabi ko ha. Para sa akin, approve ka maging presidente. Pero para sa akin, iniisip ko, kawawa ka pag naging presidente ka. Alam mo kung bakit? Eto ha, yung mga galamay mo, sa paligid mo, di presidente ka na. Presidente ka na. Kaliwa, kanan, may mga bubuyog yan. Ganyan. Tapos kapag kumontra ka, yung mga bubuyog na yan, gagawa ng lungga yan. Alam nyo ba yung ibig sabihin ng lungga? Gagawa ng lungga yan. Parang mga gagamba yan. Magbubuo ng bahay ng spider web. Bubuo ng bahay yan. Tapos, hindi mo alam, tinitira ka na talikuran. Kasi ganyan sa atin eh. Ganyan. Walang perpektong ano, kahit anong presidente ang ilagay mo dyan. Ganyan ang gagawin. Mabuti nga ito si Pangulong Duterte eh. Hindi nila matinag-tinag eh. Kaya kung ano-ano nalang ginagawa ng mga supporter ng iba. Andyan yung i-edit ang mukha, lalagyan yung mga ano ni Pangulong Duterte, lalagyan ng mga langaw-langaw yung mga butas-butas ng mukha. Minsan nga nagko-comment ako dun, sinasabihan ko sila, huwag kayong ganyan, bastos naman ninyo yan. In-edit nila yung mukha ng Pangulo, nilagyan ng mga bangaw. Mabuti nga, matibay ang ating Pangulo eh. Ang sa akin lang, Senator Manny Pacquiao, huwag ka nila kaya tumakbo ng pagiging presidente. Pwede ka naman tumulong eh. Kung gusto mo kaming tulungan, kaya mong gawin. Kasi, pag ikaw manalo dyan, i-impeach, maniwala ka sa akin, baka dalihin ka ng kudita, dalihin ka ng impeachment, maghahanap sila ng butas. Ha? Gagawa sila ng mga kwento-kwento. Ganyan kasi dyan sa atin. Ganyan sa atin eh. Mga kalakaran ng ating Senado eh. Ha? Imbis na ang kanilang pagpukusan, isipin na lang sana nila. Imbis na tirahin nila ng tirahin ng presidente, ang ginagawa na lang sana nila. Ano kayang magandang gawin? Ganyan sana. Na sana ang ating mga ilaw ng tahanan, ang mga nanay, iwag nang mag-abroad, makipagsapalaran. Ano kaya? Ganyan na lang dapat ang inisip nila eh. Ano kaya ang magandang gawin? Diba? Sana inisip ng mga senador, ng mga alipores ng pinuno, inisip ano ang magandang gawin para wala nang naaaping OFW na katulong, para wala nang napapatay ng mga OFW ng katulong, para wala nang nagagahasa, wala nang namamaltrato. Ganyan sana ang pinagtutuunan nila. Anong ginagawa nila? Ha? Kaya minsan din ako nanonood ng balita eh. Pisteng yawa ng mga balita ng mga senador na yan eh. Kahit sino. Andyan yung magsisita sa isa. Hindi pa makontento, titirahin ng presidente. Ganyan pa ang gagawin. Hindi ba't nakakabwisit lang? Imbis na ang pagtuunan ng pansin, maraming mamamayan sa Pilipinas ang walang trabaho. Hindi lang kaming mga OFW. Sana ang pagtuunan ninyo ng pansin, mga kagaw kayo. Ang sarap niyong tawagin eh. Sarap niyong tawagin kagaw. Mga kagaw kayo. Imbis na tirahin niyo ng tirahin kung sinong naupong presidente,
ang gawin ninyo, pag-isipan ninyo, pagplanuhan ninyo kung ano ang magandang gawin, kung anong magandang dapat gawin na pwedeng ipamuhay ng isang mamamayang Pilipino na hindi nalalabas ng bansa. Yan sana ang inyong pinag-uusapan, hindi yung tapos pati mga bank account. Mga mayayaman na kayo. Sarap nga ng buhay nyo eh. May assistant. May taga. Kulang na lang eh. Kulang na lang. Pati pwet ninyo huhugasan eh. Mayaman na kayo. Nagpapasarap pa kayo ng todo. Kami mahirap. Mahirap na nga. Lalo pa kaming naghihirap. Dahil sa ginagawa ninyo, hindi patas eh. May isa akong bansa na napanood. Mahirap bigkasin ang bansa niya. Pag ang isang namumuno doon, mga senador, vice president, president, mga gobernador, kapag may ginagawang kalukuhan sa mamamayan nila, kinukuha nila yun sa kahit sa loob ng bahay. Alam niyo kung anong ginagawa? Nakalimutan ko ang bansang yun eh. Ha? Gobernador yun. Inilagay ng mga tao sa loob ng basura na punong-puno ng mabahong basura. Sabay inilak ang basura. Itinapon nila yung gobernador dun. Kasi nangungurakot eh. Sana ganyan sa atin sa Pinas eh. Anong bansa ba yun? Nakalimutan ko eh. Nag-comment nga ako dun. I hope Philippines is doing like that. Kahit mali yung English ko. Kasi, iba kasi ang lingwahe nila eh. Anong bansa yun? Nababasa ko lang, gobernador daw yun. Corrupt sa gobernador. Kaya ang ginawa ng mamamayan nila, pinasok ang loob ng bahay, hindi nila sinaktan, hindi nila ano. Kinuha nila yung gobernador, binuhat nila at inilagay sa loob ng malaking basurahan. Yun sa may kalsada, nilagay doon. Dahil kurap eh, dapat ganyan ang gawin eh. Ganyan ang gawin dapat, mga senador, pag nandun na nagmi-meeting, minsan nainis ang manood eh. Andiyan yung mga, ganyan. Sarap ng buhay nila. Tapos, pag may matinong presidente, gagawa sila ng butas. Kasi gusto nilang umakyat eh. Senador na sila, gusto nilang umakyat sa taas. Di ba? Yan ang ano dyan. Yan ang tawag dito. Yan ang nakakainis sa atin sa Pilipinas. Na may mental block ako. Kung sana ang pinagtutuunan talaga nila ng pansin, sana nagmi-meeting talaga. Sana, puro na lang ako sana. Nagmi-meeting talaga sana. Nag-iisip sila kung anong magandang hanap buhay para yung mga nanay na OFW, huwag nang aalis ng bansa, nandun na lang sila sa piling ng pamilya nila. Sino bang may gusto na kami nandito? Ha? Kurakot na nga ang ating ano, mga namumuno dyan. Kurakot na nga. Ha? Senator, tanda mo, kurakot na nga. Matataas pa. Ha? Matataas pa ang tingin ng mga mayayaman. Ang yayaman, magkano ang pasahod sa katulong? 7,000, 8,000, 10,000. Ganon yun eh. Yan lang eh, nasabi ko lang yan ha, Senator Manny Pacquiao. Pero, kumpara sa akin, decision mo na yan. Kumpara sa akin, sana hindi ka na lang tatakbong presidente. Nakakatakot, baka i-impeach ka nila. Katulad ng ginawa nila kay Erap. Nawalan ako ng gana nung in-impeach nila si Erap. Nawalan ako ng gana nun. Talagang
Ewan na lang kung anong maano. Basta, nawalan ako ng gana. Sabi ko, ganyan talaga sa Pilipinas. O, diba? Yan eh, sa akin lang, Senator Manny Pacquiao. Yan eh, yan sanang pangako mo, eh, wag lang mapako. No? Ganun lang. Yan eh, inano ko lang siya. Na sana, wag ka na lang talaga sanang tumakbo maging presidente. Yun lang. Thank you for watching. Nasabi ko lang, kasi nung nakita ko, magkakaroon kami ng bahay. Sa squatter lang ako nakatira. Oh yeah, magkakaroon kami ng bahay. Taray. Senator, isa ako sa ambunan mo, ha? Iboboto kita. Pero sa totoo lang, Senator Manny Pacquiao, lodi kita talaga. Lodi kita. Bilib ako sa inyo. Bilib ako sa iyo. Kaya ko lang nasasabi na ayaw ko talaga sanang tumakbo kang maging presidente. Nakakatakot eh. Baka impeach ka nila. O siya, thank you for watching. Thank you, Senador. Ingat po kayo lagi. Sinabi ko lang aking ano eh. Kasi nakita ko lang yun. Wow. Maganda. Sana lang wag mapako. No? Thank you for watching.